ating balita. Para sa ating unang balita, pumalo na sa 17 ang napaulat na namatay dulot ng pag-ulan at pagbaha sa ilang rehiyon sa bansa nitong nakalipas na araw ng Pasko. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa datos nila, nasa 17 ang naitalang nasawi. 2 rito ang kumpirmado habang 15 naman ay patuloy pang bineberipika. Nagmula ang 2 kumpirmadong nasawi dahil sa sama ng panahon sa Region 8. Maliban dito, may napaulat din na 8 nasaktan at 27 ang kasalukuyang pang pinaghahanap. Samantala, patuloy pa ang pamamahagi naman ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha dulot ng shoreline noong Pasko. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Nagkasundo ang Department of Agriculture at ang mga stakeholder na magtalaga ng 250 pesos na kada kilo na suggested retail price o SRP sa pulang sibuyas sa nalalabing araw na Disyembre 2022 hanggang sa unang linggo ng Enero 2023. Kabilang sa mga dumulo sa isang pulong ay mga stakeholder gaya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga kinatawan ng mga multi-purpose cooperative at mga opisyal ng DA. Tugon ito sa walang tigil na taas presyo ng sibuyas na umaabot na sa 720 pesos kada kilo sa ilang palengke sa Metro Manila. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, sa iba pang balita, sinabi ng Department of Health or DOH na pumalo naman sa 32 ang kaso ng fireworks related injury mula sa 61 na DOH Sentinel Hospitals. Sa datos ng DOH, mas mataas ito ng 39% o 39% kumpara sa naitala noong nakaraang taon sa sakop na petsa. Ilan sa mga pangunahing dahilan po ng naputokan ay ang mga uri ng paputok gaya na lamang ng boga, whistle bomb, Quitties, Five Star at iba pang mga paputok na nagsusulputan sa bansa. Pinakamarami naman sa mga nabiktima ng paputok sa Region 6 o Western Visayas na may pinakamataas na kaso na sinunda naman ng Bicol Region, Central Visayas at Sokcergen. Gayun din sa Ilocos Region, Mimaropa, Davao Region, NCR, Central Luzon, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region o CAR, samantala pinayuhan naman ng DOH ang publiko na umiwas muna sa paputok para maaaring magdiwang ng kumpleto at ligtas ang buong pamilya ngayong bagong taon. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI ang all-time high na kabuuang 932,097 na business names ngayong taon sa bansa, mas mataas kumpara sa naitalang pinakamataas na bilang noong 2020. Sa bilang na ito, 88.8% o 827,491 ang mga bagong rehistradong business names at 104,606 naman ang renewal business names. Ayon kay DTI Secretary Fred Pascual, gamit ang pamantayan ng Philippine Standard Industrial Classification na umiikot ang mga rehistradong 180,406 business names sa mga sari-sari store kasunod ang restaurants, mobile food services, real estate buying, selling, renting, leasing, operating of self-owned leased apartment buildings, non-residential at dwellings. Good morning, Batangas.